pupuntahan natin yung aking tanim na plansones, guys, kasi sabi nila pagka flowering season na lang plansones, kailangan linisan yung puno para mamunga siya. So, ito po yung aking lansones, nag-iisa. Dati, lima itong itinanim ko, pero yung iba namatay. Siguro, nabitin sila sa tubig, sa tag-araw. Ayan, medyo malaki na po yung puno niya, ayan. Sobra na siya sa 5 years. Dapat kasi ang lansones, sabi po pagka daw yung dugtungan ay namumunga na siya kapag ka mga 5 years na. Ayan. So maganda naman po yung kanyang paglaki. Mukhang healthy naman. Ayan. Napaka-green ng mga dahon niya at saka malalaki. Kaya tatry nating linisan yung kanyang puno kasi baka sakaling mamunga ngayong summer. Kasi dapat daw po yung mga ganito sa balat tinatanggal kasi para hindi siya pamugaran ng mga hayop na maaaring kumain ng mga ibibigay niyang bunga. Sa ibang mga nakikita ko na vlog, talagang tinutuklap nila tong mga ano, yung parang bumubukol-bukol na mga lumang balat pag malalaki na yung puno ng lansones. So, bagamat maliit pa lang itong ating lansones, lilinisan ko na rin siya para sa ganun mawala yung mga namamahay na hayop. Hindi man siya mamunga ngayon, at least natulungan siya na hindi pamugaran ng mga hayop. Ito oh, may mga ano, natutuklap na mga balat. Yan yung mga inaalis para hindi siya pamuhayan ng mga hayop. So to, susubukan nating alagaan ang isang punong ito. Baka sakaling makapagpabunga tayo ng lansones. Ayan, kagaya nito guys, oh. Parang pinamumugaran na ng hayop. Pero pwede rin na itong mga nakabukol na ito, eh, pagmula ng bunga. So, tatanggalin natin yung mga, ano, itong mga balat na tuyo. Tapos mamaya guys, mag-a-apply tayo ng fertilizer. Kasi kapag buwan ng October, ayon sa mga napapanood ko sa mga vlog ng mga maglalansones, October ang tamang panahon ng pag-a-apply ng fertilizer. Ayan guys, nalinisan na natin yung ating lansones. So, kukunin naman natin yung fertilizer. Mag-a-apply tayo ng fertilizer. Ito yung ilalagay kong fertilizer, guys. Ito yung 14-14-14 o kilala sa tawag na complete. Itong fertilizer na ito ay nakakatulong para mamunga yung ating lansones. Ano po, o kaya yung ibang mga prutas. Pero, kung paglalagay po ng fertilizer, hindi natin masyadong ilalapit dun sa pinakapuno. Kasi baka masunog yung puno ng ating lansones. So, kailangan na hanapin lang natin yung tapat na mga dulong dahon o yung canopy ng halaman. Ano po yan? So, dito tayo maglalagay ng fertilizer. Tapos, apat na parte lang yung ating lalagyan. Itong ating puno ng lansones ay lagi kong tinatabunan ng mga tuyong kahoy, tuyong dahon, yung mga galing din dito sa ating taniman. So parang maganda sa kanya yung mga naitatambak ng mga dahon. Kagaya nito, kung papansin niyo, ito sa paligid niya, maraming nakatambak na mga dahon.
So pag habang nabubulok yan, nagiging fertilizer din yan. Iwanan lang natin yan ng ganyan. Oh, may fertilizer to. Hindi pa gaanong tunaw yun nandito. Yung inilagay ko nung buwan ng buwan ng May. Pero dagdagan na lang din natin ng konti. Ayan. So yun yung kagandahan ng solid yung fertilizer na ilalagay natin kung medyo malalaki na yung mga puno. Kasi habang umuulan yan, unti-unting na-absorb ng puno. Hindi siya nawawash out. Dito natin naman siya lalagyan sa part na to. Ihuhukay lang natin siya kasi minsan may mga manok na dumadayo, mga alaga ng kapitbahay. Alam nyo na ang mga manok, lalo pagka merong mga tuyong dahon, kasi pag silang magkutkot. So kailangan matapunan natin siya. Ayan. Saka lalagyan ko siya ng mga kahoy para hindi nila kutkutin yung pataba. Yan. Kaya ko rin siya nilalagyan ng mga ganito guys, mga sanga-sanga ng kahoy, kasi yun pa nga ang isang dahilan. Pinukutkut ng mga manok. So yan, dito sa kabilang side, lalagyan natin yung katapat ng doon sa kabila. Ayan guys, tapos na tayong mag-apply ng fertilizer at tapos na rin tayong maglinis ng puno ng ating lansones. Ano po, ilan yan sa mga gardening tips na natutuhan din po natin sa pagpapalaki ng lansones. At gustong-gusto ko po na i-share din yan sa inyo. Nakita ko po kasi na maganda ang resulta ng ganitong pamamaraan ng pagpapalaki ng lansones. Kung inyo pong nagustuhan ang ating mga video at ang ating mga gardening tips sa Buhay Pinas Backyard Gardening, please like, share, and subscribe. Marami pong salamat hanggang sa susunod po ng mga ating mga videos.